Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito ay pag-uusapan na natin ang request ninyo. Ito ay ang procedure na gagawin once na magpapalit ng kable ng crane sa hoisting or sa looping. At itagdag ko na din yung procedure kapag naputulan naman ng wire. So, hindi ko napapatagalin to. Pasok, intro! At ayun na nga mga kamismo, bakit nga ba kailangan magpalit ng wire? Pinapalitan nito mga kamismo upang mapanatiling ligtas ang lahat ng manggagawa sa barko, lalong-lalo na sa panahon ng operasyon. Ini-inspection palagi mga kamismo yung strands ng wire kung meron na nga ba itong mga putol. Dahil once na nagkaroon na ito ng putol ng tatlo o higit pa, ay kailangan na itong palitan kaagad. Dahil na din mga kamismo sa sobrang bigat ng nililift nito. Itong crane namin dito ay kayang mag-lift ng 30.7 tons. Kaya once na nagkaroon ng sugat yung wire mga kamismo, paniguradong magtutuloy-tuloy na to dahil sa sobrang bigat. At syempre kahit na wala itong sugat, kung umabot naman ng ilang taon na, ay kailangan na ding palitan dahil may lifespan din naman yung mga kable. Sa katagalan na ginagamit ito ay maaari itong rumupok. Isang dahilan mga kamismo para pagmulan ng aksidente. Imagine mga kamismo kung mabagsakan ang isang bagay ng 30.7 tons, panigurado o durog to. Kaya mahigpit na pinagbabawal na dumaan sa ibaba ng crane, lalo na sa grab once na nag-ooperate ito. Sobrang nakakatakot din talaga mga kamismo, lalo na sobrang lalaki ng mga crane dito. Kung kaya kapag nagtatrabaho dito ay kailangan ay triple ingat. At ito mga kamismo, umpisan ko na. Itong drum na to, ito yung loofing. At itong nasa baba naman, ito naman yung hoisting. Ito mga kamismo, yung actual na video once na nakasecure yung crane. I-detalye ko lang mga kamismo. Itong wire na ito, ito yung napupondo once na naka-hoisting up. Then once na naka-hoisting down naman, yung matitira na wire is dapat huwag bababa ng 4. Ito yung safety requirements mga kamismo ng maker para mapanatiling matibay yung kapit dito sa drum. At once na mag-malfunction mga kamismo yung limit switch o kaya naman ay mali yung adjustment, ganito kamismo yung maaaring mangyari. Yan, tatambol. Sa sobrang pag-o-oisting up mga kamismo, kung hindi niya na-meet yung limit switch, ay maaaring lumagpas yung wire. Itong wire na to mga kamismo, pwedeng lumagpas doon sa may gilid dahilan para pumasok doon sa loob hanggang sa mag-stack up na, hindi na maiikot or magagalaw. At para matanggal yung wire na na-stack doon, ay kailangan katingin yung kapirasong bakal para mailibre yung wire. Sa pagpapalit ng wire mga kamismo, ayan, tinatandaan ko yung strands na yan. Katulad nung nasa loofing drum, ay merong naiwan pang wire na 5 piraso. Kaya kailangan pag naibalik nila yung wire ay nasa 5 din or 6 yung makikita ko doon. Dahil syempre mga kamismo, hindi naman pantay-pantay yung mga wire. Hindi ito eksakto, pwedeng mahaba ng konti or pwedeng maiksi din ng konti. At ito mga kamismo, yung pictorial drawing ng limit switch. Ayan yung loofing, ayan naman yung hoisting. Buksan natin to para mas ma-visualize ninyo mga kamismo. Ang limit switch mga kamismo ay isang safety device na siyang nagli-limit ng bawat operasyon ng crane. Ito yung limit switches for hoisting and loofing. Tulad ng minimum radius limit for loofing, maximum radius, lower limit of jib for loofing, upper limit for hoisting, lower limit for hoisting, distance limit between falling block and jib top, slack over limit for hoisting and loofing wire, tsaka yung rope end limit for hoisting. At bilang electrician mga kamismo, ang pagpapalit ng wire rope ay ang ginagawa ko ay ako yung nagtatanggal ng chain o yung kadena ng mismong sprocket ng mga limit switch na nakakonect sa drum. Kapag nakasecure yung crane mga kamismo, usually dyan mo lang makikita yung mismong lock ng chain. Katulad lang ng kadena ng mga bisikleta tsaka ng mga motorsiklo, ay meron din lock yan mga kamismo. Tatanggalin lang yon mga kamismo at wag na wag nagagalawin o pipihitin yung sprocket niya para hindi magulo yung settings. At just in case naman na hindi accessible yung lock ng ng kadena, ay pwedeng tanggalin yan dito. Tanggalin lang yung bolt nito, then itulak lang tong pinaka bearing. Pagkatulak, iangat lang, alalay para hindi bumagsak yung sprocket niya at di tamain yung mga limit switch. Then tanggalin ito ng dahan-dahan yung chain.
Tapos ibalik din sa original place nito. At once na natapos na na magpalit ng wire rope yung mga kaibigan natin sa kubyerta, ay ibabalik lang naman yung kadena sa original place nito at testingan pagkatapos upang makasigurado na naglilimit pa din yung crane. Sa pagpapalit ng wire rope, mga kamismo, ay medyo madaming proseso, pero usually naman ay kabisado naman na ito nila maestro tsaka ng ibang mga AB, kung kaya't wala nang poproblemahin masyado si electrician. Pero ang importante dito, mga kamismo, ay meron pa din talaga tayong idea sa procedure nito. Nakasulat naman lahat yan sa libro, mga kamismo, katulad ng procedure na ito. Put the jib on the jib rest, fasten the guide roller, remove the push roller, and move it on opposite side of the wire rope end. Then record the volume of old wire on the drum and remove the chain. Then make sure nga na huwag i-move yung sprocket after removing the chain. At marami pang iba, mga kamismo. Then ito pala yung itsura, mga kamismo, ng falling block ng crane once na nakasecure ito. Ayan, napakalaki, 30.7 tons. Pero marami pa ding mga kargada, mga kamismo, na lagpas sa 30.7 tons. Pero just in case, mga kamismo, na nagkaroon ng overrated load, ay meron namang mga pressure switch na safety device yung mga crane. Dahilan para mag-auto stop yung electric motor, then yung indicating lamp na overload ay iilaw, tapos magkakaroon ng buzzer alarm. At yun ang time na i-unload yung kargada. Bawal itong i-lift, mga kamismo, para sa safety ng mga tao tsaka ng mga machineries. Dahil ang formula ng accident ay ang unsafe act at tsaka yung unsafe condition. Idagdag ko lang din pala, mga kamismo, kung bakit nga ba napuputulan ng wire. Nangyari ito, mga kamismo, dahil na rin sa kalumaan ng wire, overuse, at sa laki na ng kinita nito, mga kamismo, kailangan na din talagang palitan. Siyempre, hindi pwedeng gain lang ng gain, kailangan merong ding maintenance. Kung kaya, sa maintenance naman, maging routine na din palagi na prior to operation ay kailangan mag-conduct ng inspection. Chine-check yung wire rope, yung strands nito, yung diameter. Basta palagi lang mag-rely, mga kamismo, sa manual nito. Katulad ng nakasulat sa manual namin, nakasaad dito, mga kamismo, sa aming aklat. Wow, aklat. Kailangan na daw itong palitan once na yung yarn na naputol ay nasa 10% na kada isang layer. Sa diameter naman nito, once daw na yung diameter ay nag-decrease na ng 7% sa nominal size nito. Pangatlo naman, once na yung rope daw ay pumalipit. Kung kaya, yung wire rope kailangan sa drum ay naka-align ng maayos. Hindi siya tumatambol. Or what I mean ay hindi ito nagkanda patong-patong. At last, once na yung wire rope ay gently deformed na at corroded. At ito na, mga kamismo, yung actual na video ng putol na wire rope namin dito sa aming barko. Medyo mahirap din talaga, mga kamismo, na mag-inspect nito dahil nag-iiba yung color nito dahil sa grasa. Katulad niya, nababalutan ng grasa tapos kulay itim na din. Kaya huwag tayong maging kampante, lalo na sa mga overhead na operation. At ayan, mga kamismo, kasalukuyang kong dinisconnect na yung chain. Ang sa gayon ay makapagpalit na ng wire yung mga kasamahan ko dito. At sa mga nako-confuse bakit nga ba tinatanggal yung chain, ay para hindi ma-interrupt yung operation once na nagpalit na ng wire. Dahil di ba nga meron itong limit switch, at yung limit switch na yon ay naka-normally close. Once na na-meet niya yung pinaka-stopper nito ay magno-normally open. Dahilan para mag-stop yung operation ng crane. At sa mga oras na yan, mga kamismo, ay kasalukuyang pinuputol yung wire para matanggal yung hibla ng pinagputulan. Dahil dyan idudugtong yung bagong wire, nang sa gayon ay mailagay ito sa hoisting drum. Hindi man kasi ito pwedeng imanumanong buhatin dahil sa sobrang bigat. At heto na, mga kamismo, yung bagong ilalagay na wire na kalatag na, idudugtong na lang to para maisalpak na kaagad. At dahil nga naputol yung wire nito, mga kamismo, meaning yung settings ng limit switch ay hindi nakaayos. Kung kaya, ang maaaring gawin ay pwedeng kopyahin yung sa ibang crane. Dahil dito sa barko ay meron kaming apat na crane. Merong 1, 2, 3, 4. At yung crane na yon, mga kamismo, ay para-parehas lang. Kaya ayun lang din ang dapat nagayahin. Yan, pang ano to? Pang malakasang upload to. Napakalapit to. Ayan, mga kamismo, yung pagpapalit nila ng wire, inaabot ito ng maximum ng 6 hours.
Minsan, kaya ng mga 3 oras o 4, depende sa kilos nila. Wah, syempre, minsan lang to eh. Yan, syempre. Pangmalakasan ng ano? Pangmalakasan ng barko yun, mga kamismo. Napakabilis kumilos nun. At napakasipag din. Si ano yun eh, si Boy Paspas. Paspas lagi. Yung video pala na yan, mga kamismo, ay wala na yan sa port. Bali, ibang crane naman na yung pinapalitan ng wire rope. Nagpunta lang ako dyan, mga kamismo, dahil mag-aalas 5 na. At inalam ko sa kanila kung kaya bang matapos sa araw na yan, para sana maibalik ko na yung kadena at makapag-testing. Pero dahil hindi pa tapos at hindi pa kayang matapos ngayong araw, ay paniguradong kinabukasan na yan. Diyan sa anchorage or sa drifting, mga kamismo, ay pwedeng ipagpabukas yan. Pero pag nasa port, ibang usapan na yon. Dahil sa port, mga kamismo, once na nagkaroon ng ganyang insidente at nagkaroon ng cause of delay ng unloading o kaya naman ay loading, ay maaaring ma-off-hire yung barko ninyo. Ibig sabihin ay hindi bayad yung mga oras na lumilipas na hindi pa rin naaayos yung crane. Ganun ka-critical yun, mga kamismo. Dahil meron pang mga nakaabang dyan sa anchorage area na maglo-loading o kaya naman mag-unloading din. Kaya pagka kayo ay na-delay, panigurado pati din sila madi-delay din. May multa pa naman dyan. At heto, mga kamismo, may singit ko lang kung gusto nyong makita at mapakinggan kung anong status ng mga makinarya dito sa loob ng crane during operation. Heto, mga kamismo. Sobrang ingay nga lang talaga dahil yan sa hydraulic. Sobrang ingay, no, mga kamismo. Nahingay talaga yan, ang sakit sa tenga. Ayan yung operation pagka hoisting up, dahan-dahang inaangat. Iba yung gamit nilang grab, hindi yung grab namin sa barko. Yung kanila dito sa port eh, parang bakit? May mga laman na kaagad. Ibubuhos na lang. Hindi pala ganyan kabilis yan, mga kamismo. Pinas forward ko lang para hindi kayo mainip. Ayan, naglo-loading kami dyan ng coal. At ayun nga, mga kamismo, nasaksihan nyo yung sobrang ingay dito sa loob. At kung ako yung tatanungin kung ano ba yung naramdaman ko nung unang pasok ko dito, ang sagot ko dyan ay takot, kasi iniisip ko na baka matalsikan ako ng kung anumang bagay dyan sa loob dahil rotating part yan, tapos ang laki-laki pa. Kung kaya hindi nauso sa akin yung no fear dahil natatakot ako dyan sa mga ganyan. At last, mga kamismo, sa pag-a-adjust ng limit switch ay nagsesenyasan kami ng operator ng crane. Isang pukpok para sa continue na operation, then dalawang pukpok para sa stop. Ganun palagi, mga kamismo, yung ginagawa namin every time na mag-a-adjust ng limit switch saka sa pag-testing para malaman kung umaandar ba talaga yung mga limit switch. Yung location kasi ng operator room, mga kamismo, dun pa sa taas, sa 5th deck pa. Bali, yung mga machineries ay nasa 4th deck. Nagbabato kami ng signal para magkarinigan kasi sobrang ingay talaga dyan sa loob. At yun lang, mga kamismo, at dito ko natatapusin yung video na to. Sa mga bago pa lang na nakapanood ng aking video, ay welcome po sa inyong lahat. At maraming salamat sa panonood ninyo. At huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-release na video. Nag-upload ako ng mga electrical works, engineering works at iba't ibang buhay namin dito sa barko. At huwag nyo na din kalimutan, mga kamismo, na mag-like sa video na to. Malaking tulong yun, mga kamismo, para maipromote tayo ni YouTube sa ibang mga manonood. At kung gusto nyo magkomento, magkomento lang kayo sa baba. Maaari din kayong mag-suggest, mga kamismo, para sa mga susunod na video, baka yun yung isunod natin. Shoutout sa lahat ng mga kamismo dyan. So, paano ba yan, mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!